Hello guys! Welcome back again dito sa ating munting channel, My Kalumba TV. At kung bago ka pangalan po dito sa ating munting channel, please consider subscribing. So bago nga po pala tayo mag-proceed sa ating main topic, is pipili nga muna tayo ng winner sa ating last video. So 50 pesos GCash money nga po yan at 500 pesos every end of the month. So ngayon nga guys, is pipili nga muna po tayo ng winners and make sure na related nga po siya sa ating video. So congrats nga po sa iyo, Mac Heroes A. Laurio. Paki-comment nga po ang yung GCash number dyan sa ating comment section. For today's video is gagawan nga po natin ng part 2 review ito nga pong si Darkland. Bali nagawa na nga po natin ito 1 month ago at ngayon is open na nga po yung kanilang testnet. So play, earn and trade and dito guys buy big on pancake swap. So yung pangalan nga po ng kanilang token dito is big. So yan nga guys, trade now. So dito is wala naman pong sapilitan yung pag-buy ng token nila. And as you can see, naka-trade na nga po sila or naka-list na nga po ito sa pancake swap. Bali, ito nga po pala yung kanilang coin dito. And yan nga guys, kung gusto nga po mag-buy ng big, is i-connect nyo nga lang po ang inyong mga pancake or pancake swap na wallet. And dito nga guys, scroll down nga lang po tayo. So ganito nga po pala yung itsura ng kanilang gameplay. Then defense, so marami pa nga po sila ditong iba-ibang mga features. So meron nga po silang PvP, arena, defense, then yan nga guys, NFT items. So meron nga po sila ditong assault. And next guys is yung kanilang mga NFT cards. So makikita nyo nga po pala dito yung kanilang contract address. And dito guys is yung kanilang team. So sa kanilang team is ito nga po si Lily Nguyen, then Tang Nguyen. So mga Nguyen nga po pala yung mga may-ari na ito nga pong NFT na ito. Then yan nga guys, yan nga po yung kanilang mga senior, CMO, CTO, and CEO. Then dito is yung kanilang mga advisors. Tulad na nga lang po na itong si Kwang Nguyen, Tung Nguyen, Steve Nguyen. Yan nga guys, paki-explore na nga lang po ito. And dito is yung kanilang roadmap. So sa roadmap is dyan yung nga po makikita kung ano nga po ba yung plan nila regarding nga po sa NFT na ito. As of now guys, is papunta na nga po sila dito sa Q2 2022. And dito guys, ito nga po yung beta test or yung testnet nga po. So susubukan nga po natin ni test yung kanilang game. And meron din nga po sila ditong soft launch PvE. So yan nga guys, scroll down naman po tayo. Bali, ito naman po yung mga partners nila. So sa kanilang partners and investors is katulad na nga lang po ng First, which is isa rin nga po yan sa pinakamalaki na company dito. And yan nga guys, nasa coin market cap and VeriChains na nga po sila. Also completed audited by VeriChains. Bago nga po pala tayo mag-proceed dun sa kanilang pinaka game, is makikita nyo nga po dito yung kanilang testnet application. So dito guys sa kanilang testnet application form, so i-follow nyo nga lang po itong mga requirements. Meron nga po nga total of 100 applicants will be randomly selected to take part in this official testnet game version. So yun nga guys, follow Dark and Survival on Twitter. I-follow nyo nga lang po sila sa kanilang mga social media account and i-retweet nyo nga lang po yan. Then dito guys, testnet is kami yung Telegram account na ginamit ninyo para nga po sila i-follow sa kanilang mga social media account, Twitter ID, email address, and also ang inyong BEP20 wallet address dahil dyan nga po nila isa-send sa inyo yung mga prizes ninyo if ever na isa nga po kayo sa mapili dito. And next case is yung kanilang whitelist NFT sale registration. So kung gusto nga po mag-register guys, is meron nga po palang 20 lucky yes applicants na mapipili dito randomly. So same din nga po yung process, yung pinagkaiba nga lang dito is kailangan nyo nga po mag-choose ng number from 000 to 999. Then dito nga guys, fill up nyo nga lang po ulit yan. Then dito, yung number nga po na gusto ninyong piliin. So for example, 856, ilagay nyo nga lang po yan dyan. Then yung BEP20 wallet address ninyo kung saan nga po nila isa-send yung mga prizes, then just click submit. And dito nga guys, is meron din nga po silang game developing progress.
So dito is in progress pa nga po yan at yung mga benefits of all or of a full team. So dito guys, is ito nga po yung mga benefits. So kung maglalaro nga po kayo dito in a team, ito na nga po yung itsura ng kanilang gameplay. Darkland NFT play to earn idol game. So ibig sabihin nito guys, idol game is hindi na nga po natin kailangan magpindot dito ng kung ano-ano habang naglalaro. So kailangan yung nga lang po yan i-set up at automatic is maglalaban-laban na nga po yung ating NFT and yung ating kalaban. So ito na nga po yung kanilang gameplay. And dito nga guys, makikita nyo nga po yung ating mga NFTs or hero. Click nyo nga lang po itong quick match. Then dito guys, yung ating NFT or hero is ito nga po nasa bandang ibaba. And meron nga po tayong energy dito. So every game guys, is kailangan nga po natin ng isang energy or point para nga po makapaglaro. So sa isang game, is meron nga po sila ditong 5 na level or wave. Then dito guys, meron nga po parang thunder na power. And dito guys, makikita ninyo na yung mga zombie is yun nga po yung kailangan na patayin ng ating mga NFTs. So meron nga po sila ditong sniper, anchor, and bomb nga po yan yung hawak or yung power nga po ng ating NFT. Then dito guys, yung kitaan nga po pala is yung token nila na big. So yan nga po mapapansin ninyo na meron nga po mga coins dito kapag napapatay nga po yung ating mga NFT. Then ngayon guys, 4 over 5 na nga po ito. At make sure na pumili nga po kayo ng hero na mataas nga po yung attributes or yung power. Then dito nga guys, isa na nga lang po yung ating kalaban. And pang last, warning, boss is coming. So dito habang patagal ng patagal is palakas din nga po ng palakas yung ating mga kalaban. At meron nga po ting nakuha na big coin dahil nanalo nga po tayo. So victory, and i-click nyo nga lang po yung claim. Then dito nga guys, click nyo nga lang po ito. Makikita nyo nga po yung iba-ibang mga NFTs nila. So yun nga guys, meron nga pong tatlo dito sa itaas. And dito sa bandang ibaba is yung parang card nga po yan. So sa itaas, may diamond and token. At ito nga pong isa. Then dito nga po, click nga lang natin itong show info. So pumili nga po tayo ng isang hero. So for example ito, tap nyo nga lang po yung info. And makikita nyo nga po dito, all cap. So ito nga po yung scale ng NFT na ito. Then dito guys, common nga po yan and rarity. Assault nga po pala yung class na to. And ito na nga po yung kanyang power or yung skill niya is reroll. Then yan nga guys, gas tank nga po yan. Then proceed na nga po tayo dun sa kanilang white paper. Darkland Survival is more than just an NFT idle zombie defense game powered by blockchain technology. Then dito guys, pwede nyo nga pong i-watch yung trailer nila sa YouTube. And also, meron din nga po silang game lore dito. Bali, kailangan nyo nga po pala ng isang energy para nga po makapaglaro. Katulad na nga lang po nung kanina, yung blue nga po nandito sa kilid sa left side. And next guys, meron nga po silang team. And dito is yung kanila mga partners. So pinakita ko na nga po sa inyo kanina yan. So pumunta nga po tayo dito sa how to play. Then dito, quick hunt campaign. Then PvP. So ito nga po yan, dungeon 1 vs 3. Pwede rin nga pong 1 vs 9. Then ito nga po yung magiging itsura na to once na ma-launch na nga po siya into public. So kanina is hindi pa nga po natin yan pwedeng ma-access lahat dahil testnet pangalan po ito. At dito guys, is ito nga po yung kanilang PvE quick hunt. So dito is kailangan nyo nga lang po ng isang energy or 1 point para nga po makapaglaro dun sa kanilang gameplay. Then dito guys, sa kanilang PvP dungeon, so ito nga po yung 1 versus 9 or 1 versus 3 or 1 versus 99. And dito guys, sa kanilang land game is coming soon pa nga lang po yan. So build a minor tower. Then dito guys, yung kanilang mga hero rarity. So rarity, common is 100% earning point. Rare is 150% earning. Epic, 500%. Legendary is 2,000% nga daw po yan. Nandito guys is yung kanilang mga skills. So currently, there are 26 skills in Darkland Survival. So ito nga po pala yung mga skills ng ating mga NFTs or heroes dito.
Then next guys is yung kanilang class. So iba-iba nga po yung klase ng kanilang mga NFTs. Katulad na nga lang po ng Archer, Heavy, Sniper, Grenade or yung Bomba nga po. At marami pa nga po yan. Then dito guys sa kanilang staking is pwede rin nga po kayo mag-stake. So to be published or coming soon pa nga po yan. At yung kanilang ID o platform or IDO sa Crystal Go, Dual Starter, and Nochi. So yun nga guys, kung gusto nga po palang sumali dito sa kanilang platform, is paki-explore na nga lang po ito. Guys, ito nga po yung level nila. So makikita nyo nga po dito na yung sa reward legendary is nasa mga 2,000% nga daw po. Pero nakadepende pa rin nga po yan. Then next guys is yung kanilang rarity, damage, fire rate, health point, and DPS. Katulad na nga lang po ng common, rare, epic, legendary, iba-iba nga po yung mga percentage na to. Dito nga po sa kanilang medium, smart staking, a promising unique feature inspired by the wildly popular Axie Infinity. So, inspired by Axie Infinity nga raw po ito, bali ito nga po yung itsura na kanilang gameplay. Then dito guys, about Darkland, so, paki-explore na nga lang po yan. And dito guys, yung kanilang mga upcoming events. So, marami nga po silang events dito, which is nasa 5 nga po yan. So, dito guys, let us keep you updated about our activities in April and May. So, dito, Testnet 1 is 6 days. So, 3rd week of April nga po yan. NFT sale is 3rd week. Then, stake big to big finish is last week of April. Then, dito sa May 1st guys, is Testnet 2 nga po yan. For 5 days nga po ito and masusubukan nyo nga po siya ng libre. So kung meron nga po pala kayong makita ng mga bugs, is ilagay nyo nga lang po yan dun nga po sa form nila. Nang sa ganun, is possible na isa ka nga po sa mapili nila. Then also, meron din nga po sila ditong mainnet, which is kung kailan na nga po malalaunch talaga in public yung kanilang game. So ngayon nga po yung 2nd week of May.